Itinuslit sa Metro Manila para kainin? Yan po hinala ng isang environmentalist. Kaugnay sa natagpo ang pangolin sa Alabang. Nagpapatulong sa NBI ang mga taga-barangay para mag-imbestiga. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Tahimik at tila takot na takot nang datna ng environmentalist na si Ana Varona ang pambihirang hayop na pangolin sa barangay hall ng Ayala, Alabang maghahating gabi noong Martes. They're very docile. Pag natakot yan, they'll just curl up in a ball. Ayon sa mga taga-barangay, itinawag ito sa kanila ng isang residente. There was a commotion, dogs were barking, and they saw an odd-looking animal na they didn't know what kind it was. So they called the security. The security came over and caught the animal. Ayon kay Varona, maayos ang kondisyon ng pangolin na pinangalanan niyang Pandi. Pandi was very healthy. He's actually probably the biggest pangolin that was ever rescued by DNRBMB. Smooth pa siya. Tapos wala pa siyang mucus dun sa ilong. Kasi pag nakaka-mucus na sa ilong, ibig sabihin nun, parang humihina yung resistensya nila dun sa surrounding sila. Most likely, kadarating lang niya dito sa Maynila. Oo. Kasi meron pa naman yung tiyan niya nung in-x-ray siya eh. May bigat si Pandi na 4.9 kilos. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakitang pangolin dito sa barangay. Sa katunayan, noong 2018 daw, meron din isang residente na nag-report hinggil sa nakitang pangolin. Pero paano nga ba nagkaroon ng pangolin in the city? Gayong sa Palawan lang ito makikita. Sa tingin ng barangay, may mga residente nag-aalaga nito, kaya hiningi na nila ang tulong ng NBI. We suspect that there are residents who are holding or keeping endangered species. That's why we wrote the head of the NBI to look into the case to know whether really there are residents who are keeping or holding these endangered species. Pero tingin ni Varona, hindi dinala sa Manila ang pangolin para alagaan. The purpose of them being shipped here could only be for one reason, which is to be eaten. Ayon kay Varona, nasa 100,000 pesos ang kada kilo ng karne ng pangolin na itinuturing na critically endangered species. Nasa pangangalaga na ngayon ng National Wildlife Rescue and Research Center si Pandi at pinoproseso na ang pagbabalik nito sa kanyang natural habitat sa Palawan. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.